Good day guys, welcome back to my channel. So today, tuturo ko kung paano mo matitrace kagad na kung present ba yung 3.3 volts power rail o kung missing ba yung 3.3 volts power rail. Halimbawa, itong board na to, so yung laptop na to, wala akong makitang available na schematic or board view. So ngayon, ayoko nang mag-waste ng time para tutukan lahat yan kung alin yung may 3.3 volts kung saan. So ang una mong i-check na may 3.3 volts ay yung power button. So ito yung power button natin. Yan. Yan. Kung makikita nyo, meron siyang 4 pin na yan. Meron siyang 4 pin. Yan. Yan yung sa flex ng power button guys ha. Ayan o. So ngayon, sa tester mo, lagay mo sa DC. Ngayon, yung black probe, ilagay mo lang sa ano, yung sa tornilyuan, pinagtornilyuan ng laptop yan. Yung yan, kulay gold na yan. So ngayon, nakaset na ako ng tester ng DC. Nasa ground na yung black probe ko. So ito, ilalagay ko dito sa mga apat na pin na to. So, iisa-isahin ko yung pin na yan. Dapat dyan may makuha akong 3.3 volts. So, para makita nyo ng mabuti, lalapit natin to. Lagay natin. Lagay natin dito. Para mas makita nyo guys. So, nasa ground na yung black probe natin. So ako ngayon, ilalagay ko na yung red probe. Iisa-isahin ko yung pin na to. So unahin muna natin ito. Unahin muna natin to. So wala. Ayan o. 3.3 volts yung pangalawang pin. So, ibig sabihin, yung 3.3 volts ko na power rail, available siya. Bakit? Kasi, bago makarating yan dito sa may power button, kapag missing yan, ibig sabihin, hindi makakarating yung 3.3 volts ko dito dahil manggagaling yun dun sa super I.O. Yung 3.3 volts. Manggagaling yun dun sa 19 volts power rail tapos 3.3 volts sa super IO startup chip. Tapos nun, dadalhin niya dito sa flex natin na to yung 4 pin na to. So ngayon, nalaman na natin na available yung 3.3 volts power rail. Ganun lang kasimple guys.